So, paano na? Paano na tayo? Ewan ko. Kaya mo pa ba? Sobrang bituloy natin to. Hindi ko alam. Siguro. Phase 1. Denial. Ito yung parte kung saan ginagawa mo pa rin yung mga bagay na nakasanayan mo para sa kanya. Mabatiin ng good morning, tatanungin kung kumain na, pero bigla mong maaalala na tapos na nga pala ang kayo. Hihiga at dadamhin mo ang sakit ng pagbalik sa mga mensahe ng minsang nagpahiwatig ng pag-ibig. Kahit saan, makikita mo siya, babalik lahat ng alaala ng saya, magpapahiwatig na hindi pa tapos ang lahat, papaasahin ang sarili na may pag-asa pa, pagmamasdan mo lahat ng litrato niyong magkasama, gagawin mo lahat ng mga bagay na makapagpapaalala sa kanya sa panahong maayos pa ang lahat sa pagitan niyong dalawa. Ang kaibahan lang, dati, dalawa kayo. Ngayon, ikaw na lang. Pilit mong kakapitan ng mga pakpak niya sa takot na tuluyan na siyang lumaya at makikita mo ang sarili na ikaw ang siyang nakatali sa mga alaala ng kahapon niyong dalawa. Ikaw, hindi siya ang kumakapit sa sarili mo. Pinipigilan ang sarili na makamit ang kalayaan. Hindi mo pa kaya ang maging malaya dahil hindi mo pa kaya nang wala siya. Hindi mo pa kayang mag-isa. Masakit.
Masakit paasahin ng sarili sa isang bagay na matagal nang tapos, pero sa yugtong to, mas pipiliin mong buhay sa kasinungalingan kaysa sa katotohanang maaaring pumatay sa'yo. Hinihiling na sana kayo. Sana kayo pa rin. Sana kayo na lang ulit. Phase 2, Regaining. Sabay sa pagtanggi sa katotohanan ay ang pagpupumilit sa pagpapalik ng nakaraan. Happened, but it did. Should be lighting fireworks and running with the kids. It's the kind of thing you've only seen happen to them. I wish it didn't happen, but it did. Should be dancing under that old mirror ball. Well, I only wish we could talk is all. A new beginning starting at the end. I wish it didn't happen. I wish it didn't happen. And the word that you had written down, only part of you still left around. Every letter I didn't wanna keep, I just read them in. I just read a memory. How come the good ones have to go? How come the last voice that you love's your own? How come it never stops? The world just moves right on. How come the good ones have to go? Listen to that same song of ours over and over while watching all the cars. Maybe your window's down or your voice just shut. I listen to that same song of ours. Every letter you had written down, only part of you still left around. Every letter I didn't want to keep, I just read a memory. I just read a memory. Yeah, they're still there. Yeah, they're still there. You're still here, yeah, you're still here in the midnight. Sa yugtong ito, gagawin mo lahat ng bagay na makapagpapabalik sa kanya. Hindi mo hahayaan na tuloy yung siyang kumawala mula sa mga bisig mo. Gagawin mo ang bawat paraan. Gagawa ka ng mga bagong paraan para magbalik siya. Dahil naniniwala ka na magbabalik siya. Magbabalik siya. Kakausapin mo ang kanyang mga kaibigan. Hingi ka ng tulong sa kanila pero di nila sasabihin ng dahilan ng biglaan niyang paglisan. Pupuntahan ang kanilang tahanan ngunit
wala kang ibang datatnan kundi ang kawalan. Sa huli, tatawagan mo siya dahil gusto mong marinig ang boses niya. Kahit sa huling sandali, bago ang iyong pagsuko, gusto mo siyang marinig. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim na beses siyang hindi sasagot pero sa uli. Ito, sa ikapitong pagkakataon sasagot siya, magigising ang pag-asa na siyang bubuhay sa ideya ng kanyang pagbabalik. Mahal mo pa rin siya at kasinungalingan ang pagtanggi. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, mabibigo ka. Masasaktan sa maririnig. Ibang boses ang aalingongaw sa iyong paligid. Nakakabingi. Nakakabingi sa sakit. Babaksak ang mga luha sabay sa pagbaksak ng pag-asa. Hindi ka papayag sa huling pagkakataon ay hihilingin mo na marinig ang kanyang tinig. Pero sadyang malapit ang tadhana. Hindi mo na kailangan marinig kung ano pa ba ang dahilan ng kanyang pagbitiw. Dahil maliwanag na ang lahat. Hindi na siya babalik. Hindi ka na niya babalikan. Phase 3, anger. Ang mga susunod na umaga ay magiging mabigat. Ang galit at sakit. Ang puot at pait. Babalutin ng mga ito ang puso mong pagod na. Bubulagin ng iyong mga mata. Makakalimutan mo ang saya. Ang salitang siya. Bakit? Bakit kailangan niyang iwan ka? Bakit kailangan matapos ang lahat? Bakit hindi pa ba sapat ang iyong mga ginawa? Bakit hindi ka na niya mahal? Hindi ka maiintindihan ng mga kaibigan mo. Walang makakaintindi sa'yo dahil hindi naman nila alam kung gaano ka sakit. Walang kasing sakit. Hindi makakaligtaan ng puso ang gumante, ang ibalik sa kanya ang sakit, nakakagalit. Bakit walang nakakaintindi sa'yo? Bakit wala sila sa tabi mo? Uy, pre! Problema, ba't ang lungkot mo? Wala, okay lang. Hindi nga pansinin. Ang problema? Parang ang lungkot ng tropa natin eh. May problema hindi, to. Uy, ano problema? Wala, okay lang ako. Uy, hindi ka ganyan lang. Pag okay ka. Kasi malaman totoo? O bakit? Ano? Nana kami ni Mau eh, no? Tagal bakit na. Naman? Di ko alam saan niya. Hindi alam eh, di ba alis yun sa? Ano? Alis yun sa pupunta ibang bansa. Ano sinasabi mo? Nag-iimbento ka na naman eh. Uy, sinabi niya yun. Hindi ba niya ba sinabi sa'yo? Oo, pre, sinabi niya. Basta-basta na mangiiwan. Matagal niya na sinabi yun. Di mo pala alam. Yun yung dahilan kung bakit. Hindi yung totoo. Huwag ka maproblema. Totoo yun. Totoo yun. Marami pang babae dyan. Totoo yun. Aniwala ka sa amin. Saan ba ako? Pakita mo, boy. Ito yung chat niya, oh. Ayun yung chat niya. Ang tagal na yan. Hindi mo lang sinabi sa akin ngayon. Ayun yung sinabi ikaw, sa akin. Ikaw yung boyfriend, akala namin sinabi sa'yo. Ayaw naman namin makialam. Baka lalong magkagulo. Ay, men. Tara na lang mag-basketball. Tara. Basketball na lang, pre. Tara. Tara! Makakalimutan mo. Wala, wala akong gana. Mga... Madaming chicks doon, tara. Tara. Gaya mo na naman ako sa'yo. Tara! Tara! Babae lang yun, tara boy! Tara!
Saglit lang. Laro mo na saglit lang. Dota o kaya basketball, okay lang yan. Tara. O na. Tara. Nakakagago. At para mang sinasadya ng tadhana, makakakita ka ng mga taong masaya, mga magkasintahan na wala namang problema. At ang mga kanta at awitin sa radyo na dati ay sinasabayan nyo, ngayon, puro patama sa'yo. Sa ikatlong pagkakataon, madudulog at magdurugo pa, nakakalungkod. Tuluyan ang kinain ng galit ang pag-ibig. Hindi ka na niniwala sa pag-ibig. Hindi ka na muling iibig. Phase 4, depression. Ito yung parte kung saan mamamatay ka kung hindi ka pa namatay sa tatlong nauna. Gigisingin ka ng sakit, ang galit na tumira sa puso mo ay magiging malungkot. Ang mga alaala nyo ay magiging sakit na siyang mapalot sa'yo. Mawawalan ka ng ganang gumising sa mga araw na susunod. Mawawalan ka ng rason para mabuhay. Gulong-gulo ang puso, saan ba to patungo? Di ko alam. Hinarap lahat ng balakid, pero bakit walang kapit ang mga pangakong binitawan? Di ko alam. Nung ika'y nilalamig, ako yung init. Kapag takot sa bukas, akong unang sisilip. Ginawa ko na lahat, hindi pa rin sapat. Kasi ika'y mawawala na. Nawalan ng gana ang tadhana. Nalalamig yung dating nagbabaga. Kung may babalik lang sana, titisin ko na kahit paulit-ulit. Tapos pipilitin ko na di maulit ang masulyapan mo yung dulo. Akala ko walang hanggan pero may dulo. Bawat segundo sa aking puso iuukit. Lahat ng alaala aking iguguhit para makalimutan mong may dulo. Ang sabi mo walang hanggan, pero ito tayo sa dulo. Kailan ka ba napasok? Nalalamig na ang iyong braso. Bakit kanyan? Bakit kanyan? Kung pwede lang pakisagot lahat ng bakit. San galing ang galit? Meron bang nangaakit? Kailangan ko lang malinawan. Bakit kanyan? Bakit kanyan? Handang panindigan lahat ng ating plano. Sigurado, kahit di kabisado, gagawin ko ang lahat. Walang pake kung di sapat. Kasi ikay mawawala na. Nawalan ng gana ang tadhana.
Ang lalamig yung dating nagbabaga. Kung may babalik lang sana, iindahin ko ang sakit na gumuguhit. Ngingiti sa likod ng luhang pumupunit. Baka masulyapan mo yung dulo. Kasi sabi mo walang hanggan, ba't merong dulo? Ibibigay ko ang lahat paulit-ulit. Bawat pagkakataon na aking isusulit. Basta matalikuran mo yung dulo. Ang sabi mo walang hanggan, ba't nandito tayo sa dulo? Oh, 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 oh. Sa dulo. Oh, 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 oh. Huwag ka munang tumalikod. Bumalik ka muna dito. Padampi kahit anino. Ayokong mag-isa dito. Wala na bang bisa aking dalangin? Tinataboy na parang langit. Nakikiusap na lang sa hangin. Ngayon wala ka na sa akin. Bakit ba biglang meron tayong dulo? Pangako mo walang hanggan. Bakit nandyan ka sa dulo? Pwede bang kalimutan mong may dulo? Handa ko sa walang hanggan. Pangako mo walang hanggan. Akala ko walang hanggan, pero ito tayo sa dulo. Mawawala ang iyong buhay dahil nawala na ang isang sayo iyong buhay, ang pag-ibig. Makukulong ka sa dilim. Hindi alam kung anong gagawin, kung nanaisin pa ba na kumawala sa dilim o piliin na lang ang manatili. Mauubusan ka ng rason. Mauubos ka. Hindi sapat ang alak at telebisyon, ang pagbaling mo ng mga atensyon para makalimutan mo siya. Ang sakit, ang mga alaala ng kanyang mga ngiti. Ito ay hindi laban ninyong dalawa. Ikaw na lamang, dahil matagal ka na niyang binitawan. Ito ay hindi na laban ninyong dalawa, pagkos ito ay laban mo para sa natitirang pag-asang lumikaya na wala siya. Iburahin mo ang lahat ng inyong mga larawan. Nandyan ang iyong mga kaibigan. Magiging masakit ang umpisa. Sasanayin ka na wala siya sa iyong sistema at kalaunan. Magmamanhid na sila. Magmamanhid ang mga sugat. Malalim, pero magagamot pa rin. At sa huling beses, masasaktan ka, pero hindi na tulad ng dati. Ngayon, ang sakit ay matatapos din. Phase 5, acceptance. At sa wakas, matapos ang ilang beses mong pagkawasak, pagluha at pag-iyak, dudungaw ang liwanag. Ang gabi ay magiging araw. Ang lungkot ay maging mga tawa at sa wakas, nakawala ka na. Mabagal, matagal, pero kailangan. Maaaring isang araw, isang linggo, buwan, o kahit pa mga taon yan, kung pagdating sa dulo ay magiging maayos ang lahat, magiging sulit ang paghihintay, magiging sulit ang lahat dahil bumalik ka na sa dating ikaw, na naniniwala sa kapangyarihan ng pagmamahal. Follow the coast on down to Mexico, into the blue. So if you wanna go sometime,
Just say you'll keep me at your side. Unti-unting gagawin ng mga bagay na kinagisnan, mauunawaan na hindi mo kailangan ng magmadali dahil ang paglaya ay paghihintay. Ang paglaya ay paghahanap muli sa sarili. Ang paglaya ay ang pagsubok muling ngumiti. Ang paglaya ay pagtanggap sa iyong mga mali. Ang paglaya ay hindi paglimot, kundi pagbalik sa mga alaalan ng walang halong puot at pait. Ang paglaya ay hindi sa pamamagitan ng paghahanap ng iba, kundi sa pagkakamot ng sariling mga sugat isinasara para ihanda ang sarili sa iba. Ang paglaya ay hindi ang pagsasara ng puso. Ito ay hindi tungkol sa paglimot ng puso sa pangalan niya o sa tunay na damdamin mo. Ang paglaya ay ang pagyakap sa katotohanan. Ito ay ang pagyakap sa tunay na nararamdaman na matapos ang mahabang proseso na ito. Mahal mo pa rin siya, pero kaya mo nang maging masaya na wala siya, dahil ang pag-ibig ay ang paglaya. Dahil katulad